kabila ng paulit-ulit na babala ng lokal na pamahalaan ng Albay, may ilang residente pa rin nakakabalik sa loob ng danger zone. Naglalakihang man ang mga babala o karatula, tila hindi ito alintana ng mga residente na gustong tignan ang lagay ng kanilang mga pananim at mga hayop dahil iyon nga ang kanilang kabuhayan doon. Mula sa Legazpi sa Albay, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Tama ka dyan, Mel. Hindi alintana nga ng ilang residente ng Albay ang panganib na dulot ng posibleng pagsabog ng bulkang Mayon anumang oras at nangahas pa rin silang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone kahit mahigpit na itong ipinagbabawal. Mahigpit ang panawagan ng pamahalang panlalawigan ng Albay, wala munang maaring pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone mula sa kinatitirikan ng bulkang Mayon. Gayunman, ilang residente pa rin ang nakakapasok kahit may ilang sundalo sa paligid. Ang mga residente, binabalikan ang kanilang mga patanim gaya ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Ang lalaking ito naman nakita namin sa border ng 6 at 7 kilometer danger zone na naglalakad palabas. Dala-dala niya ang mga nakuhang nyog. Pero sinasabi nila pinagbabawal daw yung mga residenteng umakyat doon, eh, di ba? Eh, pero hindi naman mataas, malapit lang. Diyan lang. Malapit lang. Hindi kayo natatakot? Hindi naman. Oo. Eh, ba't pinipilit niyong kumuha? Wala, kasi yung makukuha eh. Sa aming pag-iikot, wala kaming nakitang karatula na nagsasabing nasa border na kami ng 6 at 7 kilometer danger zone. Tuloy ang pagbuga ng bulkan ng maputing usok at pansin ang napakalaking lava dome o tumigas na lava sa bunganga nito. Kita rin ang makapal na abo na iniluwa ng bulkan simula nang ito'y nag-alboroto. Sa Tabaco City, agaw pansin ang malaking karatulang ipinaskil sa 6 kilometer danger zone. Pero tila hindi ito pinapansin ng mga nakasalubong namin sa border ng 6-kilometer permanent danger zone. Paliwanag naman ng lalaking ito na ilang hakbang lang ang layo ng bahay mula sa border, binabantayan niya ang kanilang mga bahay at alagang hayop. Ano, binabantayan niyo lang yung gamit niyo dito? Okay. Pero pag in caso, delikado talaga, madali lang po. Bababa may sasakyan. Paiimbestigahan na ng mga otoridad ang patuloy na pagpasok ng mga residente sa danger zone. Dahil ayon sa FIVOX, maaaring sumabog pa rin ito sa mga darating na araw. Nagpa-investigate ako, may mga umuwi daw, pero doon naman, pwede sila basta doon pa sa labas kasi pinapayagan na mag-evacuate yung nasa labas ng danger zone, yung nasa buffer. Pwede silang pumunta pero wag na sa 6. So kailangan natin malaman din kung may pumapasok talaga sa 6. Mel, sa ating pag-iikot, nakausap natin itong mga residente na nakatira sa paanan ng bulkang Mayon at medyo naiintindihan natin kung bakit ganun na lang kataas ang kanilang kumpiyansa pagdating naman sa kanilang kaalaman sa pag-aalboroto ng bulkan dahil araw-araw na nila itong nasisilayan at tila bahagi na rin ng kanilang buhay. Pero hindi rin naman nila maitatanggi na medyo malalim na ang kaalaman ng ating mandalubhasa. At medyo scientific na rin talaga ang pag-aaral sa mga bulkan kung kaya't payo na lang ng mga otoridad dito sa mga pasaway na residente ay sumunod na lamang sa utos kesa naman magsisi sa huli. At yan ang latest mula rito sa Legazpi, Albay. Balik sa inyo, Mel. Chino, naikot mo ba yung mga evacuation centers ng mga residente? Kamusta ang buhay doon, Chino? Mel, hindi natin naikot itong mga lahat na mga evacuation centers na pinag-transferan nga no, o pinaglagyan nitong mga residente na inilikas mula doon sa danger zone. Pero ang alam natin ay maayos naman ang kanilang kalagayan doon bagamat yung mga residente naman na nakita natin na umaakyat doon at sumusuway dito sa pagbabawal na pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ay nagsasabing hirap sila dahil wala na nga silang kabuhayan, wala silang kita bagamat maayos daw ang kalagayan nila sa mga evacuation centers. So, ibig mo sabihin, libre yung pagkain doon sa mga evacuation centers. Merong ganun, Chino? Yes, tama ka dyan, Mel. Pinoprovidean sila ng pagkain ng pamahalaang panlalawigan ng Albay. At maayos ang kanilang kalagayan. Bagat, syempre, hindi ito kanilang bahay at medyo may discomfort silang nararanasan. Uh-huh. Pero ayon na rin sa mga otoridad dito, kaunting tiis na lamang. No? Kasi ginagawa naman ng lahat para maging komportable itong ating mga evacuees. At umaasa sila na sa lalong madaling panahon ay matatapos na rin ang krisis na kinakaharap ng lalawigan. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.